Ay nako, buti naman at nakauwi ang magkapatid na yan, no? Pasyam eh. Dapat lang. Hindi nga umabot yun ng libing eh. Naibigay kaya sa kanila? Ah, oo. Nakapahinaya nga eh. Hindi pa nagsisip. Ate, anong gagawin natin sa pera? Eh, di itago niyo muna hanggat hindi niyo pa kailangan. Hindi ko alam. Magulo ang isip ko eh. Ate, galit ka pa ba sa kanya? Hindi. Galit ako sa sarili ko. Bakit hindi ko siya naintindihan noon? Na yun. Ang importante, nandito na kayo. Sama-sama na ulit tayo tulad ng dati. Ate, di ba humingi na naman tayo ng tawad sa kanya? Alam ko na iintindihan niya tayo. Alam ko naririnig niya tayo ngayon. Sana. Pwede na kayo magpakasal. 20 ka na eh. Uy! Ika muna, uy! Uy, Ryan, mabuti pa, ha? Magtapos muna kayo ng pag-aaral. Katapos, pagtrabaho, at mag-ipon. Pa, hindi biro-biro magtayo ng pamilya ngayon. At tito, alam ko na ho yun. Nangako na ho ako sa inyo, di ba? Iba na yung maliwanag, di ba? At saka kung nabubuhay ang mami nito, yun din ang sasabihin sa'yo. Dad, saan nga po pala kayo galing? Mukhang pagod na pagod kayo. Oo nga eh. Eh, galing ako sa Bulacan. Tinignan ko yung loteng pinabibili sa akin. Eh, maganda naman ang kutob ko. Baka sakaling kung suswerte na ko, baka makakomisyon ako mga 15 million pesos. Dad? 15 million? Oo. Wow, para tayo nanalo sa loto na na. Wow, handa! Ano? Birthday mo pala? Birthday pa lang. Dad! Abay, kanina pa kami naghihintay dito ha. Eh, kasi po dad, may test kami bukas eh. Nag-group study kami. Ano? Group study? Ano oras na? Alas 11 na. Eh, talaga naman nag-group study kami. Bakit ako na naman ang nakita mo? Tama, tama na. Mag-aawin na naman kayo eh. Sige, mahal ka. Huwag ka ba? Ate, ito. Dad, kaya na pa ba kayo? Dad, okay to. Ayan. Okay. Dahan lang. Dito! Dad! 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 Tumawag! Ano ka ba? Jane! Jane, yung tubig! Bilis! Daddy! Daddy, sandali na lang po, Dad!
Halos naubos na lahat ng ipon ng daddy sa ospital. Hindi naman natin pwedeng ibenta tong bahay dahil ito na lang ang natitira sa atin. Kaya magtitipid muna tayo. Ikaw, Jane, ayusin mo yung pag-aaral mo. Kailangan natin yung scholarship mo dahil pag hindi, baka huminto ka na. Eh, ate, saan naman tayo kukuha ng pera? Nakahanap na ako ng trabaho sa shoe store sa Cubao. Ikaw, Jessica, baka lumipat ka na ng public school next year. Public school? Ate, teka lang, dalawang taon na lang naman ako. Baka naman pwedeng doon na ako magtapos. Gustuhin ko man, pero wala tayong pagkukuhanan. Kayong dalawa, kailangan ko ang tulong niyo sa pag-aalaga kay Daddy. Alam kong hindi kayo sanay sumunod sa akin, pero wala na kayong magagawa. Dahil mula sa araw na to, ako na magpapalaka dito sa bahay. Ikaw, Jane, kunin mo na yung mga damit ni Daddy sa taas. At ikaw naman, Jessica, maghugas ka na dito. Alam niyo, Dad, sabi po ng doktor, inumin niyo lang daw po ng dire-diretso yung gamot niyo, tapos mga ilang buwan lang, kakalakad na ulit kayo. Dad, pahinga lang po daw yan, tapos magiging okay na kayo. Alam niyo, pinagluto kayo ni Judy ng tinola. Sigurado masarap na naman kainan. Hindi po ba, Dad? Paborito niyo yun? Ah, alam ko na po. Ipagluluto ko na lang kayo ng adobo. Judy. Judy. Jessica. Gusto ko nang magpahinga. Jane, okay na ba pagkain ni Daddy? Ayusin ko pa, ate. Okay, sige. Jessica, tulungan mo na muna si Jane sa kusina, ha? Dad, dito na po namin nilagay ang mga gamit niyo para hindi na po kayo mahirapan sa pag-akyat baba. Anak, ayaw ko sanang maging bigat sa inyo. Pasensya na kayo. Patawarin nyo. Dad, hindi naman mo kayo pabigat sa amin eh. Ilang taon nyo kaming binuhay mag-isa. Ilang taon din mo kayo nagpakahirap para sa amin. Ngayon kami naman ho ang babawi sa inyo. Dad, huwag kayo mag-alala. Kaya natin to. Itatayo ko tong pamilyang to. Kaya bibiguin. Hindi ko alam po anong mangyayari sa akin. Sa mga kapatid ko. Kilala kita, Judy. Palabang kang tao. Palaban ako sa labang nakikita mo. Pero parang, para akong naglalakad sa madilim. Na hindi alam ang patutunguhan. Tatlong buhay ang nakaalalay sa akin. Pag sumabit ako, damay sila. Isipin mo na lang na hindi ka sasabit. Hindi ka sasabit.
Ilang taon na lang naman ang bibilangin mo makakatapos na sa pag-aaral ng mga kapatid mo. Pero paano ang daddy? Hanggat nabubuhay siya, hindi ko siya pwedeng iwanan. Judy, kaya mo yan. Hindi yan ang tanong Ryan eh. Kaya mo ba? Jessica? Jane? Ano ba kayo mga bingi? Judy! Jessica! Jane! Pasensya na ho kayo, ah. Kasi umalis sila dyan na hindi nagpapaalam. Tapos ang dami pang iniwang hugasin. Ay naku, manda talaga yung dalawa sa akin mamaya. Kasimple-simple yung trabaho dito sa bahay, inaasa pa sa iba. Dad, ano nga ho pala yung kailangan ninyo? Gusto nyo bang kumain? Ipagluluto ko kayo kasi may pasok pa ako, eh. Dad, bakit ho? Anong problema? Pasensya ka na, anak. Kasi, kanina pa tumatawag ako sa inyo, walang pumapansin. Gusto ko nang uminom ng gamot. Masakit ang dibdib ko. Sandali lang ho. Huwag na ako na lang. Dad, huwag na ho kayo magsalita. Pahinga na ho kayo. Size to? 6.5 ho. Di ba sabi ko sa'yo, 6? Asan ba manager mo dito? Kanina ka pang babae ka eh. Kayo naman, misis. Ang litinig ka agad ng ulo niyo. Kukunin na lang ho namin ang lahat ng size namin para may maisukat kayo. Magpahinga ka naman. Alam ko naman pagod kayo. Salamat ho. Bay? Ma'am? Bakit mo naman ng side seat? Baka ngayon. Ate. Oh, bakit ka nandito? Wala ka bang pasok? Eh, hindi na ako pumasok eh. Ay, tatapon ka ng pera, ha? Alam ba kung gaano kahirap magtrabaho? Kaya nga. Yun nga, may naisip na akong paraan. Magtatrabaho na lang ako. Hihinto na lang ako sa pag-aaral. Tapos, ano gagawin mo? Kababae mo pang tao ko. Ano pang mangyari sa cargo de consensya ko pa? Okay.
Eh, may konsensya ka naman pala eh. Hindi ka malang na konsensya nung nilipat mo ako sa babahaw ng eskwelahan. Wala sa eskwelahan yun. Nasa nag-aaral yun. Kung talagang ayaw mag-aral, sa basura ng bagsak mo. Ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? Bakit mo ba ako dinidiktahan? Kung ikaw nagawa mong wag mag-aral, bakit ako hindi pwede? Pwede ba sa bahay na lang tayo mag-usap? Wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil hindi na ako mag-aaral. Judy, halika na. Maraming pa tayong customer. Sige, bye-bye. Ingat ka. Ano, kaya mo ba? Diretso uwi ka na. Tapos, usap na lang tayo. Siguro bukas? Sige. Sige. Okay. Kaya mo na. See you. Bye-bye. Hi, Jessica. Sino yung lalaki na yun, ha? At may pahalik-halika pa? Si Jason, boyfriend ko. At sino namang may sabi sa'yo yung pwede ka namang boyfriend? Pati ba naman yun? Papakialaman mo pa? Bakit ikaw? Sinisita ba kita kay Ryan? Huwag mong idamay si Ryan dito. Pwes, huwag mo rin idamay si Jason. Akala mo kung sino ka magdikte? Halika nga dito, halika nga dito. Masok sa loob. Kinakausap! Bakit huwag mo akong tatalikuran? Bakit hindi kita tatalikuran? Sino ka ba? Ako lang naman ang lalagyan ng pagkain sa plato nyo. At pati ba naman paglilinis dito sa bahay? Sa akin nyo pa inaasa, ha? Ano kayo, sinuserte? Ano ka ba? Ano bang problema mo? Huwag mong ipagmamalaki sa akin yung bariyang kinikita mo dahil kaya kong kumita ng mas malaki pa sa'yo. Huwag mo akong sinasagot, ha? At huwag ka rin aasta na akala mo kung sino ka. Hindi kita nanay, hindi kita tatay, at mas lalo hindi kita susundin! Kamusta ka na? Okay lang. Magdadalawang buwan na hindi ka tumatawag sa akin. Ang daming problema sa bahay eh. Ang dami kong kailangang ayusin. Bakit? Ano bang gusto mong sabihin? Judy, ano pa ba ako sa buhay mo? Ryan, magulong-magulong isip ko ngayon. Kung pipilitin mo akong sagutin yung tanong mo, baka hindi mo lang magustuhan ang sagot ko. Sabihin mo, nang matapos na. Pwede ba sa ibang araw na lang tayo mag-usap?
Ang dami ko pang ginagawa eh. Bakit hindi mo masagot? Ayaw mo na ba? Wala ka na bang panahon sa akin? Oo. Ayoko na. Pagod na akong magbigay ng pag-asa sa taong nag-iintay na lang ng sasabihin ko. Ayokong matulad sa ibang taong umaasa na lang sa iba. At ayokong ipasa sa'yo ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Bakit? Kasi Ryan, alam kong hindi mo kakayanin eh. Mahirap. Kaya mo bang buhayin ang daddy ko? Ang mga kapatid ko, kaya mo? Daddy? Wala, wala. Nandun siya sa kwarto niya. Jane, pwede bang bukas na lang tayo mag-usap? Pagod ako eh. Eh, ate, hindi pwedeng ipabukas to eh. Si Ate Jessica. Ano, nasan siya? Wala na siya eh. Sumama siya sa boyfriend niya. Ano? Ako na lang dyan. Pahinga ka na. Namumutla ka na eh. Oo, mabuti pa nga. Kailangan ko kasing pumasok ngayon eh. Madaming tao kasi araw ng sweldo. Jane, ikaw na muna bahala kay Dad, ha? Dad, pasok ko muna ako. Susunduin ko na si Jane. Dapat nung isang buwan pa niya sasabihin sa'yo yung plano, pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa'yo eh. Baka kasi magalit ka. Anong plano? Eh, ate, kasi sinubukan ko yung scholarship na inalok ni Ate Jessica sa States. Nakapasa ako, ate. Ate, kasi ayoko naman maging pabigat sa'yo. Doon lahat libre. Pero promise ate, pagka-graduate ko, babalik ako agad. Kaya lang alis mo.
bukas na ng umaga. Pero sabi ni Ate Jessica kasi kailangan namin mag-check-in sa hotel malapit sa airport para hindi kami malate sa flight bukas ng umaga. Mukhang buo na ang plano ninyo eh. Ano papigilan ko kayo? Ate, huwag ka naman magalit oh. Hindi naman ako nagagalit eh. Masayang-masaya nga ako para sa'yo eh. Di hamak naman mas gaganda ang buhay mo dun. Ate. Sige na, umalis na kayo. Kaso naman ng customer sa kabila, ha? Yes, ma'am. Salamat. Judy? Uy, Ryan. Kumusta ka na? Anong balita sa'yo? Galing lang ako sa inyo. Umalis na rin pala si Jane. Kumusta ka na? Balita ko, supervisor ka na dito ah. Sinabi ko sa'yo, may pupunta lahat ng pagod mo. Judy? Bakit? Ryan, yung mga nasabi ko pala sa'yo noon, sorry ah, magulo lang talaga isip ko eh. Okay lang, naiintindihan ko. So, hindi ka nagalit sa akin? Kahit kailan naman, hindi ako nagalit sa'yo eh. Friends na ulit tayo? Friends. Siya nga pala. Nagpunta ako dito dahil gusto sana kitang imbitahan. Nga pala, birthday mo na nga pala. Next month. Oo. Pero hindi yun eh. Sa kasal ko. Ito invitation no. Sana makapunta ka. Oo naman. Ako pa. Congratulations. Sige. Mauna na ako. Sige. Sana, Jude, sana hindi mo na pinasok yan. Pwede naman akong lumabas. Okay lang ho, para mas mabilis. Yung gamot niyo. Ubus na. Hindi, ubali. Magbabili na lang ho ako. Jane? Dad, bibili ho muna ako, ha? Thank you.
Miss rin siya, no? Yung mga sigaw niya sa atin dati. Yung mga sermon niyang walang katapusan. Alam mo, nung umalis ako dito, doon ko lang siya na-appreciate. Sana nga nasa tabi natin siya eh, kahit na may asawa na ako. Pinapagalitan para hindi ako nagkakamali. Santo Rosaryong ito ay niaalay natin sa kaluluwa ng yumaong si Judy. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Diyos na Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyayari sa lahat ng may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako, Heso Kristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na nagtatawang tao, lalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagkasama ni Diyos. Spirit.
us to a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe. La luce che tu dai, I pray we'll find your light. Nel cuore resterà. Ricordo.